Yo mga kabaryo, hello Philippines and hello world. Sana po nasa maayos kayong kalagayan kung saan man kayo naroon sa mga panahon na ito. So, sobrang lamig po. Sobrang lamig. So, anyway, ngayong araw po, sa video natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa halaman na ito. Yan. Sa mga familiar po, sa mga nakakaalam nito, congratulations! Isa kayong certified kabaryo. And congratulations po. And para naman po sa mga hindi familiar, sa mga first time makakita nito, ito po, ang tawag namin dito is agupit. Or sa Tagalog, isis ang tawag nila. And yung mga igurot ang tawag nila dito is apas. Yan. So, actually po, endemic siya sa Philippines and kahit saan meron yan eh. So, maraming ganito doon sa doon sa farm namin. And ginagamit namin to actually, ginagamit namin panglinis ng mga kaldero bago pa nauso yung steel wool. Medyo magaspang kasi yung yung texture ng dahon niya. So magaspang siya and kapag kinuskus mo yung yung puwet ng kaldero, 'di ba, maraming uling. Pag kinuskus mo niya na may konting abo or buhangin, yan ang kinis-kinis. Minsan nga po gusto ko nang kuskusin yung mukha ko para naman kuminis, gamitin ko yung yung dahon ng agupit. So anyway, yun yung alam ko na alam na alam ko ang gamit niya. Pero yan, eto. May hindi ako alam na gamit niya pala talaga. So ginagamit po siyang panggamot. So at katulad na nga po ng nasabi ko kanina, so ang agupit is endemic in the Philippines. Yan. So kahit saan po meron diyan. And hindi siya maselan talaga, hindi siya maselan. So kahit saan pwede siyang mag-grow. Yan. Pero yan, kino-cultivate pala ito sa Tayaba, sa Zambales, Pampanga, Bataan, and Laguna. Yan. So, kasi parang ginagamit ata nilang baka pinaprocess nila yung mga dahon and yung bunga. Yan mga kapareho. And since nasabi ko kanina na maraming ganito sa farm namin, tuwang-tuwa ako nang may nakita ako dito sa city. Yan kasi, yun nga, akala ko nga wala nang ganito dito. So, pero at least may nakita tayo. So actually, yung dried leaves daw nito is very fragrant. So, hindi ko pa naman po kasi na-experience yung magpa-dry ng niya, ng leaf. Kasi nga yun, ang inaamoy-amoy natin is yung yung fresh galing sa And usually ito po tumataas siya ng mga 3 to 5 meters. So 3 to 5 meters and mayroon din siyang namumunga din po siya. Yan, may mga bunga-bunga na yan mga kabaryo. So siguro ginagawa nilang yung purpuri yung yung leaf nito, yung dried leaves. So anyway, meron pong pag-aaral na itong agupit, well, it suggests na may pro-oxidant, may cytotoxic, genotoxic properties. Yan. So meron din silang hypoglycemic, antioxidant. So anti-cancer, may anti-cancer properties din po sila mga kabaryo. So hindi ko alam, ngayon ko lang nalalaman yung mga ganyang mga mga properties nito. Very very useful pala ito mga kabaryo, lalo na sa mga sa mga Aita doon sa Bataan. So ginagamit nila to panggamot sa iba't ibang uri ng karamdaman nila doon. So kasi of course, syempre mga pang first aid, at saka alam nila yun eh, sa nalilipat-lipat na yung knowledge about mga herbal remedies dun sa ating mga kapatid, sa mga ating mga katutubo. Yan. So kahit nga po yung nanay namin, yun, mga alam niya yung mga first aid, yung mga
herbs na makukuha natin or makikita natin dyan sa tabi-tabi lang. So akala nga natin mga damo lang, mga damo yung mga yon, pero may mga gamit po yung mga kabaryo. So sa mga susunod ko pong videos, yan, naanuhin natin. Yan, hahanapin natin yung mga akala natin mga walang pakinabang, pero meron pala. So, at kung ano yung mga uses sa kanila ng mga gamit. Yan, going back po, itong agupit ang ginagamit daw nila in treatment of allergy, asthma, yan. O diarrhea, diabetes, tumor, saka cancer. So, hindi ko po alam kung ano talaga exactly ginagawa nila, but then ang dinig ko, parang pinapakuluan or something, pinapakuluan yung dahon kasama na yung bunga. And kung gusto nyo din isama yung ano, yung katawan, pwede din. And then, yung tubig na pinakulo or pag kumulo na siya yung tubig, yun yung iniinom. Iniinom nila. So, and I guess it's working. Kasi, yan, hindi naman mas, ano, hindi naman nagpupunta madalas sa ospital yung mga ano natin, mga kapatid natin na katutubo. So yan, ginagamit nila yan as in. So, kaya parang super amazing kasi ngayon ko lang nalalaman yung mga ganitong mga informations tungkol sa agupit. Yeah, and super excited po akong i-share sa inyo kasi parang baka makatulong yan. So, tsaka para alam nyo din, kasi minsan nakakalimutan na natin yung mga ganitong mga informations, nakakalimutan na natin yung mga napagdaanan before ng mga ninuno natin. So, kasi masyado na tayong busy, masyado na tayong busy sa ating mga buhay-buhay ngayong mga panahon. So, yan po, yan yung prutas din pala, yung bunga niya, yan. Yung orange-orange na yun, hinog na po yan. So actually, pinaglalaroan lang namin yun nung bata kami. So, pero kinakain pala yan. Kinakain siya mga kabaryo. Medyo may little flavor lang, pero edible po siya. So yung iba, linalagyan nila ng, ano, ng sugar at cream. May pwede din dyan isawsaw sa asin. So pwedeng-pwede na yun mga kabaryo. Kapag nagawi po kayo doon sa mga lugar na merong ganito at may nakita kayong bunga, i-try nyo po. So, of course, yan. Lagyan nyo ng cream. So, i-try nyo lang po. Or, halimbawa yan, nag-hiking kayo, may nakita kayong ganyan. So, and gutom na kayo, naubos na yung baon nyo, yan. Pwede yung kainin kasi edible po. So, any parts of it are edible. And, yan. May anti-cancer properties. So, very, ano po siya, very helpful talaga. You could say that it's one of our wonder plants. Yan, parang nakakaligtaan na kasi natin. So, ito. Yan. Kahit nga po ako eh, parang nababaliwala yung mga ganitong mga bagay-bagay. So, pero, yan, it's good na malalaman natin kung ano ba yung mga uses nitong mga ito. So, and that ends our video for today, mga kabaryo. Sana po may natutunan kayo. Katulad ng marami din akong natutunan tungkol sa agupit. Yan, so maraming salamat po sa panonood. Sana po subscribe po kayo sa channel ko. And tingnan nyo po yung ibang mga videos ko pa. Maraming salamat po. See you on my next video. Have a great day. At atin pong tandaan, sa baryo man o sa syudad, kailangan nating mag-survive. Yan, have a great time, people of the world. Yan, see you on my next video!